Ate, opening prayer, go. Ito, kakanta ko siya. Panginoon, salamat po sa araw na ito, nakapag-build po uli kami. Salamat po na kami pong tatlo. Nagising na si Keisha. Yes, hallelujah. Panginoon, naway po gabihan niyo po kami sa aming pagsisir ng inyong salita. Amen. Naod ay ma-bless po, Panginoon. Yes, Lord. Naway po mas makilala ka po nila ang lubusan. Amen. Salamat po, Panginoon, napakabuti niyo po sa aming mga buhay. Patuloy po namin kayo naranasin. Salamat po, Panginoon. Sabahin niyo po, Lord, kami hanggang po, Lord, sa pagkatapos po ng pagsishare ng inyong salita. Gabayan niyo po, Lord, ang aming mga bibig. Ay pababa niyo po, Lord, ang banal na espiritu sa gitna namin para po kayo po, Lord, ang mag-lead. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, amen. Amen. Glory to God. Awit, Bea, anong gusto mong awitin? No. Dali, mauubos yung ating... Wait, wala po akong tandang kanta. Kay buti ng Diyos. Kay buti na lang, kay buti. Oh, kaya ano? Si, mahal. Ayun, may ano si... Ay, nakahita ng motel niya. Okay na yun, ano yung panlagay? Go na. Pwede na kayo. Mahal naman. Oh, yan, lakas eh. Oh, ayan, ito yung ating merienda. Walang lamang. Oh, dali muna. O, awit na mahal na mahal. Go. May mo hindi yung sponsor. Nutella, ahem, sponsor. Oh, sige, go. Lakasin. Okay. Hindi kasi ako marunong handa. 1, 2, 3, go. Nakasumuha, mahal na mahal kita, Panginoon. Nalika, ate. Sama ka sa awit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit. Yes, harap pa doon, eh. Sa piling mo'y langit. Ay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Magpalakpak. Lakasin. Pagpapuhay. Papupurihan ka. Lakasin. Harap pa doon, eh. Buhay. Kasi mapangit kung kanta pag sumali ako. Sa'yo habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Amen. Oh. Okay na yun? Ayun. Ayun sa awit, guys. Ang buhay daw natin ay alay natin sa Panginoon kasi sa kanya namang galing. Amen. Thank you, Lord. Sa araw na ito, ayan, guys, tapos na umawit. Ayun, guys. Nakaawit kami kasi dito yung mga puhay. Ang hilig ko sa awit, guys. Yung awit, walang hilig sa akin. Kaya, ayun, hindi ako umawit pag ako'y na-dipil. Praise God. Ayan, guys, ang verse of the day. Hello, guys. God bless. Good morning. Ayan. Nagising na si Keisha, kaya tatlo na kami, guys. Ayan. Salamat yes, sa Lord. Yes, I'm back. Oh, I'm back. I'm back si, ano nga to? Si, sino nga? Si Sup-Sup. Ano nga pangalan nun? Sup-Sup. Ayan, guys. Ano nga pangalan nun? Si Tsunami Walk. Sino ngayon? Iwan. Sino nga? Si Sam, si Sup-Sup. Si Sam, si Sup-Sup. Ayun. Ay, ang pangit, guys. Pag ako nagsalita, yung mic pala ni nakakabit. Oh, ayun, guys. Ang verse of the day natin naman ngayon ay Jeremiah 1:4 hanggang 10. Ayun. Hanap, be. Hanap. Jeremiah 1 verse 4 hanggang 10. Ayun, ito yung pagtawag kay Jeremiah, guys. Ang lakas ng boses ko, guys. Ano? Hindi naman ako galit. Chapter 1 verse 4 hanggang 10. 1:4 verse 4. Nasaan yung 4 doon po sa kabila? Ito po. 1 verse 4, nasaan yung 4? Ayun po. Okay, basa. Hanggang 10, diretso. Ah, hindi, isa-isa lang. Ah, okay. Hanggang 5. Sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka ipag-ihi at ipanganap. Ang gagawin mo ay mag-ano ka dyan, mag-tumbling. Propeta para sa lahat ng bansa. Amen! Oh. Ayun ba? O, propeta, si Kaysan man magbasa doon sa pang... Hanggang 5 yung binasa mo, be? Apo. Ayun. Ayun, paliwanag ko lang, be. Ayun, guys, sabi nga dito, bago ka pa, sabi na sinabi sa akin ni Yahweh, si Jeremias ang kausap dito. Bago ka pa ipinaglihi at pinanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Ayun. Ayun pala yun. Bago ka pa ipinanganak, para maging propeta sa lahat ng bansa. Sabi ang... Ayan. Sabi, bago pa tayo daw pinanganak. Ayan. Minsan lang napasala yung ano kasi hindi ka tayo nakasunod na tayo pala tinawag ng Lord. Minsan, napunta tayo kay Grim Lord. Kaya minsan sala yung ating nagawa. Ayun, verse 6, be. O, si Keisha naman magbabasa, guys. Ahem. Here you go.
Ang sagot ko naman, Panginoong Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita, bata pa po ako. Ayun, ayun naman sagot ni Jeremiah, guys, ayun sa sinabi ng aking apo, binasa niya. Verse 6, ayun, ako rin dati, guys, sabi ko ayaw ko mag-film ito kasi nga, ako nga ay bakwit-bakwit magsalita, guys, kasi Bisaya nga ako, ayun. Yung Bisaya nga daw na hindi tao kasi unggoy daw, pero lugar yun, guys, ulit-ulit. Ayun guys, ang sagot ko daw, ang sagot ni Jeremias, Yahweh, hindi pa ako magaling na tagapagsalita, bata pa po ako, o, diba? O, 7 be, bata pa daw siya, o, diba? Tayo din naman, sabi natin, bata pa tayo, hindi marunong, ganyan-ganyan. Pero si, o, oh, yun go, 7. Subalit, ang sabi niya sa akin, huwag mong sabihin, bata ka pa, pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo, ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin sa iyo. Okay, go. Nalangan yung damit na binaganda pa naman. Yes. Ayun, okay na yun. Ayun, sabi, ayun, sagot naman ni Yahweh. Subalit, ang sabi niya sa akin, glory to God, huwag mong sabihin bata ka pa, pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo, ipahayag mo sa lahat ang aking sabihin. Ayan. Ito guys, yung ating ginagawa, ayan, hindi naman tayo bata nagbasa dito. Ito yung gustong sabihin ni Yahweh ngayon sa oras na ito, sa ating lahat. Marahil kung mayroon mga nakinig, may dalawa o tatlo nga yung ano, doon nakatingin ang Lord. Dalawa o tatlo, sapat na sa Panginoon, munting kawan niya, pero siyempre padami tayo ng padami. Kaya salamat sa Lord, purihin siya, glory to God. Ayun, sabi, huwag daw sabihin na bata ka pa, kasi ang Lord naman magsasalita sa pamagitan natin. Ayan guys, naway may matutunan tayo dito na yung mga nagsasalita, nawa naman ay may makinig din kasi hindi naman, binasa lang din naman natin si Yahweh ang nagsasalita. Amen. Glory to God. Be, basa be. Verse 8. Eh, dito si Atiki siya be. Oh. Verse 8. Malinaw ang mata nila guys. Go. Go. Huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita, akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Ayan, ayun, huwag matakot kasi, di ba, natakot si Jeremias kasi ngayon papuntahan niya mang matitigas ang ulo, tapos matitigas ang mukha. Ayun, hanggang sa panahon ito guys, tayo din naman minsan eh. Parang ayaw mo pumunta doon kasi nga, ayaw naman makinig. O sabi ka ni Yahweh, basta daw pumunta eh. Huwag kang matakot. O nakakatakot naman talaga guys minsan. O. Alam ng Lord na yung mga tao nga ay may takot kasi, di ba, imbis na sumunod, minsan igagawang pa ng masama. Kaya huwag daw matakot, sabi ng Panginoon. Iingatan kita kung si Yahweh ang nagsabi nito. Ayan, bawat ginagawa natin, guys, iniingatan tayo ng Lord. Kaya huwag tayo matakot. Yan, siyempre natatakot tayo ngayon sa may mga bago na namang microm, ano ba yun, CB virus. Pero dahil nga sa biyaya ng Lord, ang takot natin na palitan na niya ng kapanatagan. Pero kailangan pa rin natin mag-ingat. Hallelujah. Huwag daw matakot kasi ang bawat ginagawa natin kung ayon naman sa kalooban ng Lord, sinasamahan naman niya tayo. Pero kailangan natin mag-ingat kasi pag ginagawa naman natin di sa kalooban ng Lord at kalooban ng masama, ay sinasamahan ka rin naman. Sasamahan ka din ng masama. Kaya kailangan tayo ay sumunod sa Panginoon. Susunod ka sa kasamaan kay Grim Lord, ay may kapamakan yung sa dulo. Pero pag sumunod ka sa Panginoon, may katatakutan ka din kasi yung mga tao nga imbis hanggapin minsan eh puro pa ka, 'di ba, si Jesus nga mabubuti yung ginawa niya, tapos ang ginantis ka niya ng mga tao ay masama. Ang delinquente talaga nilikha ng Diyos guy ay yung mga tao. Kaya yung mga taong pag-ingatan natin, yung mga hayop, takot sa tao, pero yung mga taong naghahayop, naku po, ay nakakatakot. Pero pagkasama mo ang Lord, siya naman daw mag-iingat sa atin. Amen. Glory to God. Kaya ayun guys, basa be, verse 9. Ka be? 9. Pagkatapos, may tagabasa ako guys. Go. Pagkatapos, inuunot ni Yahweh ang kanyang kamay, hinipo ang aking mga labi at sinabi, ngayon ay binigay ko na sa iyo ang mga mensaheng dapat mong sabihin. Ayan, ay hinipo daw ni Yahweh ang kanyang bibig. Kaya ayun guys, isa pa yun. Pag langing mabubuti yung ginagawa at sinasabi natin, o simpre, hipuin ni Yahweh yung ating bibig. Pero pag lagi mong sinasabi, ay puro kasamaan, abay, hipuin din ni Yahweh ang bibig mo. Kaya, ayan, mamili-mili tayo ng hihipo, guys. Hallelujah. Kaya, ayun, guys, kailangan may matutunan tayo dito. Pagtapos, inuunat ni Yahweh daw ang kanyang kamay. Ayun, ito siguro, marahil na iunat na rin ang Lord ng kamay niya. Baka nahipo na rin niya yung aking bibig na usngal.
Ayan. Kaya ayun, sa awa ng Panginoon marahil, ay we pray and declare na nagagamit na ng Lord ang aking bibig sa kanyang mga sasabihin sa ating lahat. Hallelujah. Sa mga nakikinig here in abroad, shout out sa inyo lahat guys. Praise God at patuloy nga na yung ating mga bibig na way mahipo ng Panginoon at magamit natin para sa kanyang karangalan, para sa kanyang kabutihan. Amen po ba mga kapatid? Praise God. Ayun, kasi pag puro kasamaan ang sinasabi ng tao, hinihipo din yan. Hinihipo ni Yahweh. Kaya kailangan tayo ay sa Lord lagi magpagamit. Huwag tayo magpagamit sa dimo. Mga si Lord ang nabigay sa atin ng paningin ng mga pandinig, tapos gamitin natin sa demonyo. Oh, di ba? Sino nalogi? Di tayo. Kaya purihin ang Diyos. Ayun, ang mensaheng dapat mong sabihin. Ito marahil yung mga sinasabi natin mga kapatid ay ito yung pinapasabi ni Lord ngayon sa araw na ito. Kaya patuloy lang tayong magtiwala sa Panginoon. Bagamat minsan nakakatakot kasi pupunta ka doon sa lugar na yon. O, hindi mo naman alam. Praise God, ang anak ni Brother John ay sasamahan doon sa Egypt para mag mission doon sa mga Muslim. Wala kang posibleng sa Lord kasi sabi naman niya dito, huwag ka daw matakot kasi sasamahan kita, sabi dito. At iingatan, sabi din sa Jeremiah 1:8, praise God, kasama mo at iingatan kita, akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Ayun, may mga siguro marahil makakarinig nito, praise God. At siyempre, ang maitulong natin ay prayer, praise God, para nga ang lahat ay magtagumpay ang gawain ng Panginoon. Amen. Glory to God. At 15 years lang daw siya, sabi ni Kuya Jigs. Hindi ko lang alam kung babae o lalaki. Ayan, verse 10. Verse 10 ba? Basa mo ba? Jeremiah pa rin. 1 verse 10. Go. Harap mo sa iyo, mahal. Ibinibigay ko rin nga. Ibinibigay ko rin nga. Ngayon sa iyo ang kapangyarihan. Mangaral sa mga bansa at kaharian, yes, upang sila'y bunutin at ibagsak, itayo at itanim, masakin at itapon, itayo at itanim. Yan, ayun doon sa ating binasa guys, binasa ni Keisa, na ibinigay na daw. Ibinigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihan. Ayun, may kapangyarihan ang Lord. Kasi siya naman ang magsalita, hindi naman tayo. Mangaral sa mga bansa at karian upang sila'y bunutin at ibagsak, wasakin at itapon, itayo at itanim. Ayun yung mga naghahari na si Taning. Minsan diba, ang naghahari ay puro kasamaan. Binigyan tayo ng Lord ng kapangyarihan na bunutin yon, wasakin, itayo daw, itanim. Tapos, upang sila'y bunutin, ibagsak, wasakin, itayo at itanim. Ibig sabihin, ibunutin yung mga masasamang gawa, ibagsak, itapon, itanim, wasakin daw. Wasakin ng salita ng Lord. Hallelujah. Naway yung pupuntahan ng kung anong mangkaharian yung pupuntahan ng anak ni Brother John. Ayun, bibigyan siya ng kapangyarihan guys para mangaral sa mga bansang iyon at kaharian kung kaharian sa Egypt o saan man yun na pinagharian marahil ng kung ano, upang sila'y bunutin yung mga naghaharing kasamaan sa kanilang isip, sa kanilang mga puso. Spiritual kasi pinag-usapan dito guys. Bakit napunta tayo dito? Isa pa rin prayer ito doon sa mga nagmimisyon. Hallelujah. Karan upang sila'y bunutin at ibagsak. Ibagsak yung mga masasamang gawa o yung gawa ng kaaway para maitanim at maitayo yung salita ng Diyos para yun ang maging maghari sa kanila. Kailangang bunutin muna yung masasama sa mga puso nila doon sa karian nun o sa lugar na iyon. Praise God. Thank you, Jesus. Wasakin, itapon, sabi niya. Wasakin at itapon yung mga gawang hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Ayun, kaya mayroon mga nagmimisyon. Tulad nito si Jeremiah. Praise God. Hallelujah. May kanya-kanya tayong calling na para maglingkod sa Panginoon, guys. Kaya ako'y tuloy ang prayer natin doon sa mga magmimisyon. Hallelujah. At sila'y magtagumpay na makarating doon para itapon, iwasakin at ibagsak, itapon yung mga masasamang gawa doon at mapalitan, maitayo at maitanim yung kabutihan ng Lord doon sa lugar na yun. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. At dito sa ating ginagawa na ito, guys, ayun, tinatapon din natin yung ating magawang hindi ka nais-nais sa Lord para maging karapat dapat tayo sa Kanya. Dahil dito sa mga propeta tulad nito si Jeremiah, at hindi naman tayo nagsasalita kundi ang Panginoon ang nagsasalita sa pamagitan natin. Ayun nga, sa binasa natin mga kapatid. Hallelujah. Kaya purihin ang Diyos sa araw na ito. Thank you, Jesus. Ayun, guys. Anong masasabi mo, Keisha?
Ayun, bubunutin daw, itapon at itanim ang salita ng Lord sa mga puso ng mga tao. Ayan. Kailangan mawasak muna, maibagsak ang naghahari sa mga puso ng mga tao. Bunutin at ibagsak. At kaharian upang sila'y bunutin at ibagsak, wasakin at itapon. O din mo. In Jesus' name, wasakin mo, itapon at ibagsak. Hallelujah. Para may tayo at may tanim ang paghahari ng Lord doon sa lugar na yun o doon sa mga puso natin. Ayun, dito sa oras na ito, guys. Paano may naghahari sa atin na may mabunot ang salita ng Lord, maitapon, maibagsak para maitanim yung kabutihan ng Lord. Diba, Keisha? Love you. Good morning. Naitulog pa yata rin matang are. Oh, ayun guys. Ayun guys, ang sunod nating verse. Naway naman may maunawaan tayo dito, guys. Kasi kailangan mapagharian tayo ng Lord. Mabunot yung mga naghahari sa atin. Hallelujah. Praise the Lord. Ayun, mayroon pa tayong mga mensahe noon pala, yung mga sandata namin. Ayun, Lucas 12, verse 12. Be, basa. May taga-basa ako, guys, para ako nasa ano. Sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Amen. Ayun, sapagkat sa oras na iyon, ayun, pag nagsalita ka na halimbawa, ngayon nagsasalita ako, tayo. Sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtaturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. O, ayan. Itong mga sinabi natin, guys, namin kanina pa binabasa, itinuro na sa atin ng Panginoon, sabi, di nagsasalita na tayo. Halimbawa, yung mga nagmimisyon. Pagdating mo sa lugar na iyon, sabi, sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Marahil, itong mga sinasabi natin, nilid na tayo ng Espiritu Santo dito. Nang dugsong-dugsong. Ayan, salamat sa Panginoon sa mga salitang ito. Gobe, ikaw naman. Ayun, ang Espiritu Santo daw mag-lead sa atin. O, sunod. Lucas 12 verse 12 yun, guys. Tapos Matthew 10 verse 20. Praise God. Basa, be. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pumagitan ninyo. Yes, amen. Ayun, guys. Matthew 10:20. Ayun, hindi tayo nagsalita. Ayun, dun kanina sa mula pa ng pagbasa natin, guys. Binasa lang natin ang salita ng Lord. O, sila ang si Yahweh ang nagsalita at ang Holy Spirit. Hallelujah. At ayon din sa prayer ng aking apo kanya si RK, guys. Yung sabi, naway bumaba yung banal ng Espiritu para i-lead tayo. Di ba sinabi mo sa prayer? O, di ba, guys, bugtong-bugtong. Hindi nila sinaulo yung hindi natin sinasaulo. Basta kung pag umupo ka doon, ililid ka ng Holy Spirit. Tama naman, guys. O, yung prayer ni RK kanina, bumaba na yung banal ng Espiritu. Ayan. Kaya, sa mga nakikinig at sa nagsasalita at mga naghahayag nito, laging tayong lilid ng banal na Espiritu, kaya tayo nakakapagsalita ayon sa kanyang kalooban. Amen. Praise God, hindi kayo ang magsalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsalita sa pamagitan ninyo. O, diba, guys? Ang galing. Deuteronomy, bedagdag na natin. Deuteronomy, dito. Deuteronomy 18, verse 19. Ayun, dagdag na rin natin kasi sayang naman. 18, what? Verse 19. Praise God. Thank you, Jesus. Oo. Ayun, kailangan nakikinig din tayo kasi pag hindi daw tayo nakikinig, mananagot. O, go. 18 verse 19. Yeah. Mm. Sino mang hindi makinig sa kanya na nagsasalita para sa akin, ay mananagot sa akin. Oo, ayan, guys. Isipin mo yun. Si Yahweh nagsalita, hindi kami. Binasa lang namin. Ayun. Sino man daw na hindi nakikinig sa kanya nagsalita para sa akin, ay mananagot daw sa kanya. O, diba, guys? Kailangan yung kung nakinig tayo, ay dapat bigyan natin ng halaga yung salita ng Lord. Kasi ito lang yung makakapagligtas sa atin at ito lang makapagbago sa ating mga buhay, sa ating mga pananaw. Kasi ang salita ng Lord ay, di ba sabi si Jesus ay seed, yung God seed, yung binhi na matanim sa ating mga puso. Hindi ako magtanim, tayo magtanim, kundi may tanim ng Lord sa mga puso natin yung mga salita niya para magbunga ng mabubuting gawa at ito nga, dapat kung nakikinig tayo, makinig din tayo. Kasi minsan nakanganga ka doon tapos hindi ka naman pala nakikinig at hindi mo binigyang halaga yung sinasabi ng Panginoon. Mananagot daw, mananagot. O pati yung nagsasalita, kung hindi rin naman niya pinamamuhay, lalong lagot. O ba? Diba? Kaya ayun, guys. Kaya kailangan natin na bigyan ng halaga yung salita ng Lord. Kasi mananagot tayo. At siyempre, hindi na, kunyari, nakikinig, hindi ka naman nakinig. Imbis na blessing natanggap mo, curse pala. Kasi mananagot daw yung hindi nakinig sa kanya na nagsalita para sa akin. Amen. Glory to God. Ayun, hindi naman tayo nananakot, guys. Kasi binasa lang naman natin. At una sa lahat, kami na nag-share at nagbasa na nito ay nakikinig rin dapat kasi
mananagot yung linakinig, yung salita hindi rin naman pinamumuhay, malalagot, o di ba? Kaya lagot. Ayun guys, ayun, nagtapos na tayo doon sa ating binasa. Balikan natin yung ating pinagsimulan be, yung Jeremiah 1 verse 4 and 5. Ayun. Sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipinagliit at ipinanganak ay hindi kita pinili na kita. Pinili na kita upang magpropeta para sa lahat ng bansa. O ayun guys, ayun doon sa binasa ng aking Apos RP. Bago pa daw tayo pinanganak, pinili na tayo ng Lord. Kaya kailangan yung plano ng Lord sa atin ang maganap para magtagumpay tayo sa buhay na ito. Kasi pinili daw eh. Ibig sabihin, ay kailangan yung plano ng Lord maganap sa ating buhay. O marahil, nakapagsalita tayo nito na dati ayaw ko naman talaga din ito. Pero pag pinili ka ng Lord, feeling ko naman, ay talaga makapagsalita ka. Kasi hindi naman tayo magsalita, kundi magsalita siya sa magitan natin at binabasa lang natin salita niya yun. Kasi yung salita daw niya at siya iisa, kaya yung salita pa rin niya yung napahayag natin. Kaya tama po ba guys? Ayan guys, tapos na pala kami guys. Thank you Lord. Closing prayer ba? Go! Panginoon, salamat po at nakapagpahayag kami ng salita. Lakas eh! Amen! Panginoon, naway puputulin niyo po kaming gabayan sa pamagitan po ng iyong mga salita. Yes. Panginoon, naway po Lord yung mga nakinig po Lord, naway pumatanim po sa kanilang puso ang iyong mga salita at ikaw lang po Lord ang mamunod sa aming mga puso. Salamat po Panginoon. Putulin niyo po Lord kaming gabayan sa aming buhay. Yes. Kung anong ban po Lord o mapagsubok na dadaanan namin, pati Lord, tulungan niyo po kami. Salamat po Panginoon. Apo, pati po Lord yung mga nakikinig at nanonood. May papatuloy niyo po Lord silang i-bless. Patuloy niyo po sila Lord ingatan, protektahan, at patuloy niyo po Lord silang samahan sa kanilang buhay. Kung may problema man po silang hinaharap, Panginoon, bigyan niyo po Lord sila ng lakas. Kasi Lord, kung wala ka po, hindi po namin ito kakayanin. Amen. Salamat po Panginoon. Patuloy niyo po Lord kami yakapin sa iyong pagmamahal. Salamat po Panginoon. In Jesus' name, Amen. Glory to God.